Hi guys, ngayong araw na to gagawa tayo ng mga bread toast idea gamit ang ating kawali. Or yung mga cafe bread toast idea, o diba, tunog social pero madali lang gawin. Alright, para sa ating first recipe, ito napakasarap lalo na pag-breakfast. Tapos magbati ng itlog, lagyan ng papalasa, asin at paminta. Pwede mo lagyan mo ng konting asukal lang ng mga herbs and spices mo dyan. Tapos magpainit ng kawali at mantika, gamit ko yung ating non-stick pan. Ayan, diba pag non-stick pan ay less oil. Kaya naman mas healthy cooking. Tapos pwede kayo maglagay ng ham, hotdog, or kung ano pa mang paborito niyo, o kaya kahit wala, kahit cheese lang, pwede na. Kunting butter, pagkatapos ay ihulog ang scrambled eggs. Siyempre, ilagay mo na din ang iyong sliced bread. Baliktarin kapag ka naluto na, para maluto naman yung kabilang side. Ng ketchup, ng mayonnaise, kung ano mang gusto niyo, or pwede kahit cheese lang. Lagay ng mga paborito niyong herbs and spices. Kung wala naman, huwag niyong ipilit, huwag kayong maglagay. O diba, madali tayong kausap. Tagasaan ka para, ikaw naman mo shoutout ko sa susunod. And then, binalibaliktad ko lang hanggang sa satisfied na ako sa pagkakatoast ng ating bread, o diba, bongga, okay, next. Pero bago yung next recipe, tinikman ko muna kasi talaga namang napakasarap ng itsura. Pwede din kayo maglagay ng gulay para mas healthy. Tignan nyo naman talaga namang nakakatakam, para kang bumili sa restaurant pero mura lang dahil ikaw naman ang gumawa sa bahay. At share ko din sa inyo itong angsong natuklasan ko. Ano, kumain kami sa restaurant, paghaluin nyo yung honey at yung paborito nyong spices, pwedeng chili flakes, ako meron ako dito Cajun seasonings, kaya pinaghalo ko sila, napakasarap. Ipang deep bash! Okay, next recipe na talaga namang magiging favorite mo din. Ito, pack, 3 to 4 ingredients lang, 3 ingredients lang ata, pongga na. Wala kayong butter, pwedeng margarine. Brown sugar, pwedeng white sugar, kung ano mayroong sugar na meron ka dyan. Haluin nyo lamang mabuti hanggang sa mangawit kayo. Charot lang, hindi makailangang matunaw yan, hindi matutunaw. At ito na nga, optional. Pwede kayo magpahit ng paborito nyong jam, peanut butter, or palaman dyan sa inyong sliced bread. Ang kabilang side na iinit natin mamaya sa kawali ay ipapahid mo yung ating sugar and butter mixture. So yung kabilang side, mamaya na lang natin ituloy kapag nasa kawali na kasi dumudumi ang aking kamay. Painit na ako ng ating kawali dahil non-stick ito, hindi naman ako kailangan maglagay ng oil. Ihulog lamang natin ang ating sliced bread na pinagpatong na natin kanina. Pagkatapos, i-continue nyo natin yung pagpapahid ng sugar and butter mixture. Balibalik taron mo lang hanggang sa matoast na siyang mabuti. At dahil nilagyan natin ng asukal at butter, magiging ganyan talaga ang itsura niya. Kasarapan lang yan, besh. At ito na nga, huwag mo kakainin agad-agad kasi baka magtakakaan lambot pa niya. Palamigin mo muna kapag lumabig, magiging crunchy at crispy yan. Napakasarap as in. Actually, isa yan sa mga paborito ko. Sarap ng combination ng peanut butter, tapos ng butter na may sugar, toasted, tapos crispy, manamis na miss. At surprisingly, hindi siya ganun katamis. Tama lang, kaya naman subukan nyo na. Okay, next recipe, labas ang mga hotdog. Ayan na nga, kumuha ko ng isang sliced bread, hiniwa ko sa gitna pagkatapos natira yung gilid. Pero yung gitna, itatabi ko yan kasi gagamitin ko pa yan mamaya. Tapos, kinuha ko na yung hotdog ko at hiniwa-hiwa ko siya. Pagkatapos, hinulog ko na yung binati kong itlog, ganun lagyan ko din ng mga seasonings, asin at paminta, pampalasa. Ayan, inilagay ko na yung hotdog. Nakalimutan ko siyang pirituhin, pero don't worry, maluluto naman yan kapag binaliktad nyo yung ating bread. Tapos nilagay ko yung bread na hiniwa ko kanina. Ayan, sabi ko sa inyo, kinain nyo na, no? Ayan na nga, binalibaliktad ko lang hanggang sa matos yung magkabilang side. Pagkatapos, nag-drizzle lang ako, wow, drizzle bongga, ng ketchup at mayonnaise, kung ano mang paborito nyong deep, deep, deep. Ay, pak, ang sarap. Parang in-order talaga sa restaurant o sa mga coffee shop, kaya naman, gawin mo na to. Patikin mo sa mga kapitbahay mo, baka umorder pa sila sa'yo. O diba, instant negosyo. Next recipe, coming up. Eto, last but not the least, napakasarap. Pinaghalo ko lamang ang isang itlog, naglagay ako ng gatas. Kung meron kayong evap or fresh milk, pwede yan. Naglagay ako ng konting cinnamon pero optional. Asukal at asin. Hinalo ko lamang mabuti, pagkatapos sinislice ko sa tatlo yung aking mga bread. At syempre, magpapainit ako ng mantika gamit yung ating non-stick pan. Ayan, diba, sulit na sulit yung kawali natin. Kasi nga, bread toast ito sa kawali. Naglagay lamang ako ng konting butter or margarine, pagkatapos inilagay ko na yung ating mga pinaliguan na sliced bread. Binalibaliktad ko lamang, biniling-biling, pati yung mga sides niluto ko para talaga namang matoast lahat ng sides at magandang tingnan. Tapos dahil wala kaming maple syrup, kinuha ko yung maple syrup na free dun sa aming pancake. Pagkatapos, ayan ang inilagay ko. At dahil meron din ako ditong chocolate syrup, nilagay ko na rin, napakasarap, grabe. Kaya itry nyo na. Guys, napakasarap lahat. Comment down below kung anong gusto nyong lutuin natin sa susunod pang merienda.